Lahat. Tayo ay natutuwa at dito sa dagat na ito na si Jesus ay sumakay doon sa mga bangka at tayo nakikisakay na rin tayo dito ngayon. Ngayon ay nais ko muna magpasalamat sa Commission ng Clergy sa pamumuno ni Mel dahil sa pag-organize nito hindi tayo kumuha ng speaker from outside at ang kinuha natin ay tayo sapagkat iba ang dating kung tayo mismo ang nagbibigay dahil galing mismo sa atin and we thank the commission for that. Ngayon isa pa bago ko makalimutan, mayroong mga nagpapasalamat sa obispo at mga nakarating dito. Well, actually ang ginawa ko lang ay pumayag. Pero yung share, yung one-third share ng diocese galing yun sa 10%. Kaya pasalamat sa inyo. Kaya binabay ako pasalamat sa inyo. Siyempre, tuwa si Rico at inaasahan na... Okay. Ngayon, napakaganda dahil itong dagat na ito ay saksi, ha? Saksi. Doon sa mga nangyari sa ating mga apostol. Una, yung pagtawag. Pangalawa, yung kanilang mga pagdududa. Pangatlo, yung eventually, na sila'y sumampalataya. Meron tayong tatlong kukunin yung mga episodes. Una, yung pagtawag sa apat kay Pedro, kay Andres, kay Santiago, kay Juan. And then yung pangalawa ay the coming of the storm. At saka yung pangatlo, yung pinuntahan natin kanina, yung kay Peter. Okay, premise of Peter. Yun, siguro bago matapos ang 1 hour, may tatapos natin yun. Ngayon, first, yung pagtawag sa mga apostol. Ang nakalagay doon, ay si Jesus ay nangangaral doon sa mga tao. Itong apat, walang pakialam. Sapagkat si Jesus ay andun sa pampang, sa tabi, andun yung mga tao. Itong mga mangingisda, si na Pedro, walang pakialam sapagkat sila ay busy sila doon sa paglilinis ng kanilang lambat. Walang pakialam. Pero ngayon, ang ginawa ni Jesus, pinansin si Pedro. Ano ginawa ni Jesus? Apa, nakiusap. Kung maaari, siya ay upo doon sa bangka ni Pedro para naman makalayo-layo ng kaunti. O ay di nakasama na sa picture si Peter. At siyempre, bangka ni Peter yun, kaya kasama si Peter doon sa bangka habang si Jesus ay nagsasalita. Aba, edi nakikinig din si Peter. At nung pagkatapos nung pangangaral ni Jesus, isinabi ni Jesus, punta tayo sa laot ng kaunti. At nung nakarating na doon sa laot, sabi, ihulog mo yung lambat. Sabi ni Peter, aba, magdamag kaming na nangisla, wala kaming nahuli. Sabi si Peter, sino naman ito? Expert na kami rito, pero wala kaming nahuli katapos ito. Sasabihin, ganun na lamang. Pero dahil na, we think, na dahil sa pakikinig ni Pedro doon kay Jesus, di nabago. Nabago dahil sa sinabi ninyo. So mayroon ng attachment na dati wala. Dahil sa sinabi ninyo, ay ihuhulog ko ang mga. Edi ihuhulog nga, edi ang daming nahuli. At doon, mayroong pagbabagong nangyari kay Pedro. Panginoon, lumayo po kayo sa akin ng isang makasalanan. At ang sabi ni Jesus, huwag kang matatakot mo lang ngayon, ikaw ay manghuhuli na ng mga tao. At yun. So, very slow yung development at dahan-dahan yung ginawang pagkumbinsin ni Jesus kay Pedro. At palagay ko, yun din ang nangyari sa atin. Bawat isa sa atin, nagsimula na ng sharing itong mga nakarang araw sa bus. In one way or another, we have touched that calling.
Ngayon, sa buhay ko, dati wala rin. Wala lang. Wala pakialam. Pero, kailan ba yung point na pwede kong masabi na ako ay pinansin? Pinansin ni Jesus. Eto, at pagkay ko, bawat isa sa atin, you have that point in time na natatandaan natin na before that, wala lang. Hindi naiisip yung pagpapari, mga gano'n. Pero, mayroong point in time. And we could remember that. Sa akin, dahil ako'y sa Christian altar boy, eh, tambayan namin yung, ano, yung kumpento. Eh, napalayo ako dun sa mga, ano, sa mga kasama ko. Lumapit sa akin yung assistant parish priest, si Father Alcuriza SVD. Sabi sa akin, then and there, Ben, gusto mo bang pumasok ng seminary? Hindi ko po alam pa. Pero kung aking pagbabalikan yung aking history, your start of my vocation, yun ang simula. Sapagkat dati wala sa mind yung pagpasok sa seminaryo, wala sa mind yung pagpasok yung pagpapari. Pero at that particular moment, pumasok sa aking consciousness ang tungkol sa pagpapari. At hindi pagpapari muna, it started with pagpasok sa seminaryo. Di okay, nakapasok na si Jesus sa aking consciousness through that particular priest, sumalangit na ba? Ano naman yung pwedeng masabing yung na ano nakarami ng doon yung pagpaghuli ng maraming isda. So hindi nasa seminaryo ako, tuloy-tuloy na hanggang dumating yung pastoral year. Sa SBD, pagkatapos ng first year theology, pastoral year. Kaya ako pumasok din sa pastoral year. Doon, eh para ano, para magkaroon ng patikim sa parish life. Kaya lang, medyo negative yung aking experience doon. Dahil yung aming kura, eh, laging hinihintay ang Lunes. So, pagdating ng Lunes, pupunta sa San Jose at maglalaro ng tennis. Parang yun ang pinaka... Sa buong linggo, hindi yung linggo, kundi yung Lunes. Sapagkat yun ang hinihintay niya. At minsan, sabi nung Parish Pastoral Council President, Father, tayo po ay magpastoral planning. Sabi nung aming kura, bakit pa tayo pa pastoral planning? Tayo naman ay nagmimisa araw-araw. Meron naman tayong misa sa linggo. Pagkatapos, meron tayong mga sakrament. Yan. Pero, dyan sa situation na yan, ay merong isang... doon, merong isang aktibo. Merong isang may pagtingin, may pagmamalasakit para doon sa parokya. Ito yung katikista. Dahil pagmamalasakit, pati yung aking puso ay nahuli. Nahuli nitong katikista. Kaya, siyempre, ano ba ito? Pagpapari o married life? Pagpapari o married life? Hanggang dumating yung point na na baryo mas, naghihintay kami nung, naghihintay nung pagdating ng misa dahil piniprepare. Doon sa likod nung chapel, andun lang ako, dama ko yung nangyayari sa akin. Biglang dumating sa aking consciousness, katulad nito. Yan. Kasi doon, parang yung sa Kalawan, going to Bae, diba ang tubigan doon, napakalawak. Nakikita yung lupa at saka yung langit. Parang ganito. Tapos biglang dumating sa consciousness ko, yung comparison between my feeling for that, for that lady, at saka yung vocation to the priesthood. Sinabi sa akin ng Diyos, Ben, yung vocation mo sa pagpapare, ganyan kasi lawak. Ganyan kasi laki. Ganyan kasi dakila. Ganun, split second. Pero para sa akin, yun ang pwedeng maikumpara dito sa miracle ng pagdami ng huli.
siyempre, hindi naman ako naniklohod sa harap ni Jesus. Pero, in my heart, narinig ko, sinabi ni Jesus, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Papasukin mo ang isang buhay na mas dakila kaysa dito sa naiisip mo. At yun. Kaya kung merong bagay na may kukumpara ko dito sa miracle ng maraming isda, yun. At ayun, tuloy-tuloy. At ang pinakamaganda ay yung word na huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. At itong word na ito ay paulit-ulit na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga apostol. Now, pumunta tayo doon sa ikalawa. Ito yung malakas ang alon. Maganda tayo ngayon, di malakas ang alon. Sana huwag lumakas. Baka mapilitan si Jesus na pumunta dito sa akin. Ngayon, edi andun nalang si Jesus. Nangangaral na naman. Pero yung mga apostol gusto pumunta sa kabila ng dalawa. Pero nagpa-iwan si Jesus dahil magdadasal. Edi pumunta nga sila sa kabila. Alam na natin ito. Pero malakas ang pangontrang hangin. Kaya magmamadaling araw na hindi pa sila nakakarating. Hanggang dumating si Jesus, sumunod at ang sabi, multo. Sabi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matatakot. At siyempre, alam din natin yung naging kasaysayan ni Pedro, kung kayo yan, Panginoon, di po pupuntahin niyo ako dyan. Halika, sabi ni Jesus. E di na nga, pumunta. Pero naglakad, katulad ni Jesus. Pero nung makita yung malalakas na alon, abay di lumubog. At ang sabi nuli ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napaka-kauti ng inyong pananampalataya. Sa buhay natin, meron din ganon. Mga nakakatakot na parabagang na nailagay sa test yung ating equation. In my life, yung tatlo. Una, ay alam nyo na ito dahil lagi ko itong sinasabi sa inyo, ay nung namatay ang tatay ko. Ako noon ay graduate, si Papa lamang ang naghahanap buhay, sino ang papalit kay Papa? Aba, hindi ako. Kaya dalawa yung aking pinagninilayan. Magpapatuloy sa pagpapari, o kaya'y lalabas at susuportahan yung aming family. Naroon yung agam-agam dahil hindi alam, pitin, ibang klase yung ganong situation eh. Hindi mo alam. Pumasok ngayon si Jesus sa pamamagitan nitong aming parish priest. At ang sabi, huwag kang matatakot. Ang pamilya na nagbibigay sa pagpapari, yan ay hindi pababayaan ng Diyos. Ayun. E di doon, nawala yung takot ko, pinagtubay ako na lang sa Diyos, and looking back, hindi nga pala dapat na matakot. Hindi dapat na matakot. Pinangatawa na ng Diyos yung pagiging pari. Salamat na lamang at merong isang pare na naman na pumasok sa buhay ko. Katulad nung nangyayari sa atin, yung sharing ni James, baka po sino-sino mga sharings ng... Merong isang pare na pumasok sa buhay. Yan pare yan, padala ng Diyos. Ako'y naniniwala. To save our priesthood, to save our vocation. Pangalawa, isa rin takot sapagkat na lumalapit na akong maordinahan bilang pare. Gusto kong maordinahan pero natatakot ako sapagkat sabi ko, paano yun? Sinong gagastos? Hindi naman kaya ni Mama magastos. Ako naman na ipara lang ni Father. O paano pumasok si Jesus? Ang ordination ay this October. Wala pa, basta October lang. October. Pagdating ng July, merong dumating na sulat. Galing sa US, nagpipresinta, tutulungan daw ako sa pag-aaral. Subulat ako, pabalik. Hindi ko na po kailangan dahil pinapag-aaral na ako ni Father. Kailangan ko po ay yung gagastusin sa aking ordination. Hindi ko kilala itong taong ito. Hindi rin niya ako kilala. Ay bakit ako nakilala? Sapagat yung mga pangalan namin sa mga seminarista, pinadadala doon sa SBD, sa Techni, Illinois.
humihingi ng mga ano, ng mga benefactors ito. Pero may isang instruction, do not communicate with this particular person. Magpadala kayo ng pera sa seminaryo. Bahala ng seminaryo to distribute the amount equally tuon sa mga para sa common expenses. Matigas ang ulo nito. Miss Mildred Scott, sumulat sa akin diretso, ay din nasabi ko. Nasabi ko. Kaya yung aking gastos or donation galing kay Miss Mildred Scott, sa taong hindi ko kilala, hindi ko inaharap, she just came into the life, to my life, suddenly, ayan, pinakita na naman, hindi nagpapabaya ang Diyos, God will provide. And then yung pangatlo, after first year to sa ministry, sabi ng obispo, ikaw ay magiging spiritual director sa SASMA. Sabi ko, kagagaling ko lang po dun eh. Sa mga kabarkada po yung aking pupunta doon. Sabi, sige, basta mag-aral ka. Ay, di ako'y nag-aral. Yung pag-aaral na yon, ang naging dahilan upang ako'y matuto at magkaroon ng lakas ng loob sa gawain nitong ano. At that, yung pagpasok ko sa spiritual direction, yung ang naging direction ko sa buhay ko. Ngayon, ako basically, I'm a spiritual director. Ako ay basically ang light ko formation. Bakit? Kasapag doon ako dinala. At ganun din uli, God will provide itong mga ganitong bagay. Kaya yung sinabi ni Jesus kay San Pedro, huwag kang matatakot. And it's true. And it's true for all of us. Meron kayong makanya-kanyang mga tawag doon, kanya-kanyang mga istorya. Ako may istorya. Si Pedro may istorya. Ang malaga, ang nagpapalaka dito sa isang istorya nito ay si Jesus, sapagkat siya ang tumawag sa atin. And then finally, yung pangatlo na episode ay yung pinuntahan natin kanina doon sa after the resurrection. Nakarami uli sila ng huli, and then eventually tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? At ang sabi ni Pedro, opo, iniibig ko ba. In my life, ang kaugnayan doon ay yung sa Mindoro, sa Apostolic Vicariate of Calpan, after 10 years, you have the right to ask for a sabbatical. Kaya yung kaklase ko, pumunta sa Roma, sa Nemi. Ongoing formation ako. Sabi ko, I've been in the seminary for 10 years. Sabi ko, gusto ko a life with the people. Pumayag ang obispo. Kaya lang, so it will start mga July, yung one whole year na sabbatical na yun. Kaya lang, June pa lang, tumawag ang obispo sa telephone. May plano ang obispo na magkaroon ng ongoing formation program sa mga pari, hindi lamang sa Mindoro, kundi kung saan saan mga dioceses, nang imbita ang obispo. Yung aming obispo, nang imbita. Dahil may pera eh, kaya nakagawa ng program. Kumuha ng isang hindi taga-amin, isang religious. Eh di nakalatag na, nang imbita na ng obispo. Nag-respond na yung mga kapwa-obispo. Sige, magpapadala kami. Tapos sa last minute, nag-back out yung religious. Eh di, nakakompromiso na ang aming obispo. Tumawag sa telepono ng obispo. Ben, yung ating program, yung coordinator, nag-back out. Naka-imbita na ako. Meron nang nag-respond. Wala tayong coordinator. Pwede ka ba? Upo, bishop. Upo, bishop. Pero pagbabago nung ano, nung telephone, doon ako umiyak. Dahil, ewan ko, basta sabi ko, bakit ko napasukan ito? At that particular moment, pumasok sa isip ko, yung sinabi ni Jesus kay Peter, nung bata ka pa,
ikaw ay nagsusuot, tapos pumupunta ka sa kusang na gusto mo. Pero ngayon, ikay matanda na sa body health care taker, ha? Tapos, will bring you to somewhere that you don't want to go. Feel na feel ko yun. Pero, along the way, itinanggap ko. Nagawa. Sabi ko, bah, kaya ko palang magdala ng ano, formation ng mga kapwa-pare. Kaya ko pala. And then natapos, and then afterwards, pagdating ng November, doon sinimula yung aking sabbatical. Yung kakulangan ko na 10 years sa ministry, na sa seminary formation, na walang-wala man lamang pastoral involvement, doon sa 1 year, sulit, at lampas pa. Sabi ko, siguro nga, kinakailangan lang na maghintay. Sumunod, at saka maghintay. At pangatawanan, yung sinasabi ni Jesus, nung maliit ka pa, kung saan mo gustong pumunta, edi, pero ngayong matanda ka na, iba ang magbibihis sa iyo, dadelikado sa hindi mo ito. And since then, ganun na ang nangyari. Sa mga assignments, gano'n, hanggang maging obispo, kung saan sa akin na pupunta, hanggang ngayon. Diyakulin nato na sa San Pablo. Tatlong bagay lang pwede mangyari sa akin. Sa San Pablo ako magre-retire, sa San Pablo ako mamamatay bago mag-retire, o ako ay may lilipat somewhere else. Tatlo lang. Pero sa tatlong ito, okay naman ako. Ready ako. Kahit saan ako dahil. Dahil nga, huwag kang matakot at ayun eh. Ngayon, itong mga nangyayari dito sa atin, itong mga pinuntahan natin, maganda at tayo nakakapunta dito sa mga lugar na ito. Pero, iba na, katulad nung sa ano, sa Jordan, na-imagine ko nung kapanahonan na Jesus yun eh, it's flowing, it's clear water. Pagdating natin doon, ano, tawag doon, stagnant. Tapos, maputik. So, iba na. Iba noon at iba ngayon. Yung mga pinuntahan natin, iba na noon at iba ngayon. Pero, we try our best to imagine yung nangyari noon, yung lugar noon. Pero, noong nangyari yon, dalawa. Noong si Jesus ay nangangaral, doon mismo sa lugar na yon, dalawang tao ang nakinig. Una, yung mga naniwala at mga hindi naniwala. Kaya kahit we could imagine, we could approximate the same place, the same time, the same environment, nakasalalay din sa ating pananampalataya. Sapagkat noon, merong nakarinig, merong nakakita, merong nakahimpok, merong mga sumampalataya, merong hindi. Kaya ang sa atin ngayon, the calling for us, magdasal. Nandito sa ating effort na pagbibigay ng panahon, ng energy, at saka ng pera para marating itong mga lugar na pinagdaanan ni Jesus, na siya mismo that he takes over us. It doesn't follow kasi na dahil tayo nakarating dito eh merong mangyayari. Kaya naroon yung panalangin na sanay sa ating pagpunta sa mga lugar na ito eh merong mangyayari sa atin. O paano, hindi natin alam. Ang mahalaga ay openness. And it's not by chance that we are here. It's not by chance that we are here. 3 times ako inibitahan dito sa Holy Land. Free. Pero, sabi ko, hindi ko feel. Pero ngayon, sabi ko, baka ito na yung pagkakataon. Kasama na yung mga pare, Golden Jubilee ng ating diocese, at saka retreat pa, ang tawag ko, ng context. Baka ito na.
ay ito na nga. At ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo narito. Pero I believe that it's not that by chance that we are here. Gusto ng Diyos that we are here. Gusto niya. Ngayon, ang kinakailangan lamang, hindi tayo maging bukas. Tayo maging bukas, katulad ng nangyari dito sa mga apostol. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos, katulad ng nangyari dito sa mga apostol nito. Maging bukas lang tayo. At yun ang mahalaga. So, thanks for being part of this retreat. Ipagdasal natin yung mga hindi natin kasama. They have their own reasons. May dahilan sila na sila'y kumuha ng retreat before us. Ito rin ay nakatulong sa kanila. Yung iba, hindi kumuha ng retreat, pero may sariling gagawing retreat. God will talk to them in their own particular way, in their own particular situation, doon sa kanilang pupunta. Let us just pray for one another. Kaya salamat sa pagkakataon ito. Thanks for coming. Pagdasal natin ang isa't isa. Maraming salamat. Thank you, girl.